So ayan po mga kaibigan, what happened in Florida, USA before the hurricane Milton arrived. Talagang marami ang lumikas sa mga ibang lugar. Pinaghandaan, talaga nagkaroon ng exodus at marami ang nagbilihan ng mga gasolina, mga sasakyan. Kaya ang mga gasolina dyan nagkaubusan ng gas dahil nga sa marami ang lumikas at lumayo muna. Talaga nagkaroon ng exodus ng paglikas ng mga tao dahil talagang malakas daw yung hangin, aabot sa 200 kph. So ayan po, bago dumating yung bagyong si Milton na pinakamalakas, dahil aabot daw sa 200 ang bugso ng hangin. So ayan na po, nandumating na po siya. At talaga naman po napakalakas mga kaibigan, ang lakas ng hangin, lakas ng ulan. Talagang marami ang pinabagsak, marami ang pinatumba, mga punong kahoy, mga bahay na wala ng bubong. Mga poste ng ilaw nila nagtumbahan sa super lakas ng bagyong Hurricane Milton. It's a very strong hurricane, very strong typhoon. Nagkaroon pa ng mga tornado, a lot of tornadoes also. Sumali dyan sa bagyo na yan, kaya lalong lumaki ang pinsala. So a lot of damages in Florida, USA because of this hurricane Milton, a very strong typhoon, a very category 4 as what they have said. So ayan po mga kaibigan ang nangyari, na talaga namang karamihan ay mga pinatumba talaga ang mga infrastruktura sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan at lakas ng alon mga kaibigan. Talagang mahirap tumakas na at nagkaroon pa ng mga pagbaha. Ayan, mga pumasok sa loob ng kabahayan mga kaibigan, ang baha, ang tubig, dahil talagang napakalakas ng ulan at napakalakas ng hangin. Nagkakaroon pa ng mga thunderstorm dahil nga nagkaroon pa ng mga halos 5 or 6 na tornado ang sumali. Ayan, ang mga poste ng ilaw masabog, natutumba dahil nga sa lakas ng hangin itong Hurricane Milton. Ayan, tutumbahan ang mga puno. At ito nga kanilang kolosyum na napakatibay, na ang sabi kakayanin hanggang 185 kph. Tinuklap yung mga fiberglass at saka yung mga takip niya. Talagang tinanggalan ng bubong lahat, walang natira mga kaibigan. Talagang tinalupan lahat ng kanilang kolosyum. At sa sobrang lakas ng hangin at maraming mga ayan, scaffoldings nagbagsakan at tumumba sa isang building. Ay, talaga namang napakalakas ng hangin. At saka, ayan, bumaha, karamihan ng lugar dyan ay nalubog sa baha. Dahil talaga namang super lakas talaga. Very strong hurricane that happened in the USA. And they have a big waves. Tsunami na nga yata halos. Ayun, oh, natalupan yung kanilang kolosyum. Sipin na lang ang dito ng hari. Para sa mga nilang dito. Ayun, ilan na naman mga kaibigan. Talaga naman wala ng kamisa. Talaga napakalakas na hindi para ng mga yero. Ang dami, lot of these days ang kain. In the air. Masaya ang mga kumulang ito ng hurricane. Melted. Thank you.
Wow. Grabe. So ayan na po nung matapos ang bagyo. Aftermath. Ayan na po, a lot of damages. Napakarami. Ang daming nasira ang mga infrastruktura, mga kaibigan. Ang daming nasira ang mga kabahayan. At nagkaroon nga nito pang mga tornado. So ang daming nasira, mga kaibigan. So far, 17 daw po ang mga namatay dahil sa pangyayaring ito ng naidulot ng bagyo. Talaga naman napakarami ng na-damage, mga kaibigan, dahil sa pangyayaring ito na nangyari dito sa Amerika, sa Florida, sa Tampa, Florida, Petersburg. Ang daming nasira, tinamim kanilang kolisiyum, tinalupan talaga. Kahit na napakatibay daw ng pagkagawa niyan, ang daming mga nilagay ng mga brace, mga bakal. Talagang hindi nakaligtas. At ang daming damage na nangyari, mga kaibigan. At hanggang ngayon, wala silang kuryente. Halos blackout sila, walang kuryente dahil talaga naman naputol ang mga linya ng kuryente. Sa sobrang lakas ng bagyong ito na si Melton. At marami pa rin ang hanggang ngayon mga lubog sa baha. At maraming mga ari-arian, bahay, infrastruktura, mga nasira. Ayan, diba? Ang kuryente nagkasira-sira. At nagkaubusan ng gas, tinan mo, pumipila ang mga tao. Parang dito rin sa Pilipinas pala ang nangyari sa kanila. Nakapila lahat, pahirapan ang pagbili ng gas para sa kanilang mga sasakyan. Nagkaubusan, nagkahirapan, mga kaibigan. So ayan po ang damages, ang daming mga natumbang mga puno, mga nadaga ng bahay, mga sasakyan, na nasira. Tingnan nyo naman ang nangyari, mga kaibigan. Talagang tinalupan lahat-lahat. So ayan po ang pangyayari, total damages, super damages, look at that. So many infrastructure and houses and have been damaged because of this hurricane Melton, a very strong typhoon, a very strong hurricane. Look at their coliseum, all the roof was ripped up, it was gone. All the fiberglass fly away. So kung dito nangyari yan, mga kaibigan, ano na lang kaya ang mangyayari a la Yolanda? Dahil napakalakas nga po ng hangin. Tingnan niyo ang mga bakal, ang mga yero, nagkalukot-lukot, nagkawarak-warak. At ito yung kanilang kolisiyum bago pa nangyari yung ito ang itsura. Bago nangyaring talupan siya. Nagagawin sana siya evacuation center. Pero ang nangyari, tinalupan, tinanggal lahat ang bubong at talaga namang nasira. Dahil 200 ang bugso ng hangin, 200 napakalakas. Ang kapasidad doon yan ay 185 kakayanin. Subalit hindi kinaya, natuklap lahat ang kanyang bubong, mga kaibigan. So ayan po, ang daming damages, ang daming mga nasira, ang daming ari-ari na nasira. At hanggang ngayon wala silang komunikasyon, walang kuryente. At talaga namang nakakapanlumo, mga kaibigan, pasalamat tayo at hindi nangyari ito dito sa Pilipinas. So ayan nga po, meron na anod papunta sa Gulf of Mexico. Tinulungan siyang iligtas ng helicopter, mga kaibigan. So ayan ang karamihan ng mga kabahayan. All the rope was ripped off. Talaga namang tinuklap ang mga bubungan ng kabahayan, mga kaibigan. Talagang nasira lahat. At hanggang ngayon, marami pang area ang talagang mga lubog sa baha. A lot of things have been damaged. Look at this one household. All his things were damaged by the flood and by the air, strong wind. Nasira lahat ang kanilang mga ari-arian, mga kagamitan, nagkandabasa, mga kaibigan. Dahil nasira, nabasag ang mga bintana, ang mga salamin. Talagang a lot of damages, total wreck. So ayan po ang nangyari, na hanggang ngayon wala silang kuryente, lubog sa baha, walang komunikasyon. So pagdasal natin, mga kaibigan, at pasalamat tayo dahil kunti lang ang mga namatay, 17. At this very moment, 17 have been confirmed date because of the hurricane Melton. There you are, mga kaibigan. So many damages. Nasira,
So muli, maraming salamat. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye everyone, and God bless. Take care everyone. Bye-bye.